Sa puntong ito, makakausap natin si Dina Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang tanghali po and welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po. May pinaplan siya na po bang plano para sa pag-uwi ni Dismissed Mayor Alice Go? Yes, nakikipag-coordinate na po tayo with Indonesian Immigration with regards to the return of Mayor Alice Go. Inaantay po natin and we are anticipating that we will be expecting this po siguro within the week. So within the week, ngayong araw po, medyo malabo pa dahil may mga proseso pang pagdadaanan yung kanyang deportation. We believe so po. Ngayon, ang nakuha pa lang natin initial information is na-aresto siya kanina. But of course, kailangan niya ng mga proseso bago po siya maibalik ito sa Pilipinas. Bagamat Immigration Office ng Indonesia yung pinag-uusapan, pero paano ba yung proseso ng pagpapadeport ng isang undesirable alien? Ang deportation po ng isang undesirable aliens is very similar sa iba't iba pong bansa. Kapag dinideport po nila, kinakailangan po ay confirmed yung nationality niya doon sa bansang pupuntahan niya. Okay. At ang schedule po ay didikta po nung bansa po na nagdideport sa kanya. Ngayon napatunayan pong nakalabas na nga ng bansa si Go, magkakaroon po ba ng investigasyon ng Bureau of Immigration kung paano nga siya nakalusot or ongoing na po ito? Ongoing po ito, hindi po titigil to. Actually, malaking piece of the puzzle ang pagkakahuli po kay Mayor Alice Guo. Bukod dun sa information na binigay po ni Sheila na allegedly umalis daw sila mula sa isang resort, isang pribadong resort po, somewhere in Zambales. But we would have to corroborate that information na nakuha po kay Sheila, kay Alice Guo. Kung Zambales po, medyo malayo-layo yata ang backdoor sa Zambales. So talagang yung information na palipat-lipat sila ng bangka, posible nga ito dahil sa layo ng Zambales sa backdoor ng bansa, which is sa Zamboanga, Sulu area. Yes, that's something we have to verify at talagang ang sigurado na makakapagbigay ng linaw sa lahat ng to ay si Alice Guo mismo. Ma'am, si 20 season po ito, no? Dito po sa pinapakita ng larawan na pinadala rin po sa amin ng PAOK, ito po ba si dating Mayor Alice Guo ay nahuli po sa kanyang bahay dyan sa Indonesia o sa tinitirahan niya pong lugar? O saan po ba? Mukhang tinitirahan pong lugar, although wala pa po tayong confirmation doon sa mga details kung saan po siya nahuli. Alam po natin, madaling araw siya hinuhuli, 1 a.m. doon. So mukhang tinitirahan niya talaga yung lugar, but not clear if this is a residential area or a hotel. We're thinking it might be a hotel po kasi nag-hotel po siya doon sa Indonesia nung mga paikot-ikot po niya doon. Okay, linawin lang po natin, hinuli siya sa bisa po ng arrest warrant ng Senado. At sa kanya hong pagbabalik sa Senado po ba siya itatalaga? Actually, hinuli po siya ng Indonesian authorities dahil they believe she is also an illegal alien in their land. So iba po yung kanilang mga pinagbabasihan doon. They know that she is a fugitive here in the Philippines. That's why she was arrested by authorities. But once she gets arrived here, marami rin po siyang haharapin Opo. Na kaso dito sa Pilipinas. Alright. May kasama ho ba si dating Tarlac Bamban Mayor Alice Guo sa kanya pong lugar na kung saan ho siya nahuli? Sa information po na nakuha natin with Indonesian police, wala pa po. Parang siya lang mag-isa doon sa lugar. Alright. Yan po at maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras sa paglilinaw po rin dito naman po sa Balitang Hali. Anytime po. Salamat po. Magandang hali. Maraming salamat. Yan po naman si Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.